Salve Maria, Madonna, Spirito Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Inugunita natin ngayon si San Roberto Villarmino, Obispo at Pantas ng Simbahan. Pagkisiya natin ang ating mga sa mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyo kapatuloy na lupa ko ng kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya sinasama ko sa mga alam na rin ng Maria sa lahat ng mga kailangan ng pamanan at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa kapangyarihan ng ating Diyos. Awaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na wala hanggang. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Ama naming makapangyarihang ginawad mo sa mismong si San Roberto ang tanging karunungan at kagitingan para panindigan ang pananalig ng iyong sambayanan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami naway magamit ng kanyang kakayanan ng panghawakan buong-buo ang pananalig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, may nagtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihahasik hanggang hindi ito namamatay. At ang inihahasik ay hindi punong malaki na kung hindi binhi pa tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alupo. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa harap mo ay lalakad, akong taglay ang liwanag. Sa sumapit ang sandaling ako ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalaman, Diyos ang nasa aking panig. Sa harap mo ay lalaman.
May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang Poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasa, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako
Ayaw mga nakikinig-munig ng malaon ay nataig na mga alalahanin sa buhay at ang pagkahumaling sa kayamanan at kalayaan. Kaya hindi na hinog ang kanilang mga bunga. Ang mga naasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapak at malinis. At sila'y matika hanggang sa mamumuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang karinata ng mabuting lupa. Lahat po ay lupa. Lahat ay sumampalataya. Kaya lamang po ay ang iba'y hindi nagtagalog. Ang tawag po doon sa mga itinuturing na mamunga ay ang tinuturing na mabuting lupa. Hindi daanan, mabato, madawa. Ngunit isang mabuting lupa. At maaaring marami na tayo nalimutan po sa bagay nito, pero muli ko na aking balikan. Lalong-lalo na yung dalawang karakter na ibinigay po rito sa dalawang tinatawag po natin mabuting lupa. Una, iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis. Bahagi yun na kung saan ay yung paghahari ng Diyos ay isang pag-aang salita ng Diyos ay isang salita na naging bahagi sa pusong tapat at malinis. Ibig sabihin ay wala kang ibang agenda. Ang tamang mong agenda ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kumisan po ay kapag bahagi kumisan ng pagkilos ay sinasakyan lang natin yung ating pananampalataya, pero hindi talaga yun yung kanilang pagtugon sa pananalig na ipinagkaloob ng buong ikapag. Kaya nga po, bahagi ng namanggit na pagkilos ay napakahalaga yung patuloy na pagninilay. Isa po sa mga makatutulong para tayo ay manatiling manatap ay panatilihin natin malinis. E paano kapag nadudumihan? Kaya po isa sa mahalaga ipinapamanig sa atin ay ang sakramento ng kumpisal. Ayan, yung pong banal na pagdiriwang ng misa, yung pong banal na pagdiriwang ng misa ay para po doon sa mga tinuturing natin venial sins. Kapag tayo ay nagsisimba, kaya po sa bahagi ng misa ay nandoon yung sinasabi ng pari na pagkisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Yun yung panahon na kung saan ay sinasambit natin yung ating mga kahinaan at kukulangan. Kasi huwag natin kalimutan na isa ito sa biyaya na ibinibigay ng banal na Eukaristiya, yung paglilinis ng puso
Ito yung sabi niya ng Sinus. Kaya dapat ito, dapat sa panahon na pinapapit din natin sa kahit na sa ating sarili, ay ito yung mga naging kasalanan ko. Na parang yung pagkukumpisal, ay ito yung naging kasalanan ko nito nakalipas na muli akong nagsimba. Kahapon kayo uling nagsimba. Ay kung sakali mo may nagawa kayong pagkakasala, halimbawa ay nakapagmura kayo, nakapag-isip kayo ng masama sa inyong kapwa, binabanggit ko yun na sa sarili. Kaya di po, kung sa banal na pagdiriwo ng misa, di po yung venial sin. Kapag mortal sin, hindi kumpisal. Doon talaga sa sakramento ng kumpisal. Pero yung banal na pagdiriwo ng misa ay mayroong kapangyarihan na maglinis ng kasalanan. Kasalanan binya. Kaya sinasabi ng Papa, tawag tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. That is an absolution. An absolution. Iba nga lang po yung forma ng absolution kapag kayo nang umpisa para makita po yung difference, no? Na kapag may makasalanan na laki ka, ito talaga sa sakramento ng umpisa. Pero hindi naman ka na hindi na pwede mo sa pagbitin yung mga kasalanan paliit, no? Sa sakramento ng umpisa. Pero huwag namin kalimutan na sa pagdiriwang ng banal na misa ay inaalis sa ating mga kasalanan. Kaya lang, dapat maging aware tayo na alin na bago magdiwang ng misa ay ito yung mga kasalanan ko, Panginoon, na hinihingi ko ng tawad. So, huwag natin kalimutan, malinis na puso para manatili tayong pusong tapat at malinis. Pangalawa, nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Ito yung bahagi ko na kung saan ay may dudulot ng pagpapasensya, pagtsatsaga hanggang sa mamunga. Sabi nga natin, hindi lang yung pagpapasensya, ngunit yung pagtsatsaga na kumilos para ito'y mamunga. Yan nga po yung mga ipahayag natin itong mga nakalipas na araw. Ay para masabi natin mamunga, namumunga, well, kapag po yan yung halaman, ay di kinakailangan ay malusog. Kapag po pinag-usapan natin yung ating pagkilos, bilang mananampalatayang Kristiyano Katoliko, ay hindi lamang kinakailangan natin ang lakas. Yan din po yung isang panyaya ko sa kinakailangan natin ng skills. Yun yung malala, sinasabi ko na yung pagsunod kay Kristo. Ay kinakailangan ng skills. Ano yung skills? Yung pagsasanay. Kinakailangan na yung pagawa mo ng mabuti ay hindi lamang kaya mo nagawa yung gawa lamang ng tiyamba. Kinakailangan ay hinuhubog mo. Hinuhubog mo na sa kaktus tugon sa panawagan ng pumumikapal. Kung saan man yung nakikita mong galing. O kahit na hindi mo galing. Pero doon mo nais na makapaglingkod. Kinakailangan hinuhubog mo. Sinasanay mo.
Siya yung ibig sabihin ng skills. Hindi lang basta marunong kamanahin kapag sinabi natin ang skilled worker yan. May sinabing mananay na skill. Hindi lang basta marunong manahin. Ngunit maraming alam sa pananahin. Kasi skilled eh. Skilled na mananahin. Hindi lang marunong sumulsin. Ngunit skilled. Ganun din dapat yung ating pagtugon sa pananampalataya ng pumikapan. Kinakailangan natin sinasanay yung ating sarili para sa nabanggit ng paggawa, para masabi natin na maraming alam tungkol sa bagay na ito, tungkol sa pagtugon ng panawagan ng pumikapan. Kaya rin po, makuntusin po yung mga apostolate natin, mga ministry natin, ay isang pamamaraan na matulungan tayo, yung ating po mga recollections, retreats, yan ay bahagi yun na matulungan tayo na tayo ay masanay upang makita natin na tayo ay maging kapal hanggang sa wakas. Maging matyaga hanggang sa wakas. Kaya po kuminsan ay yung bahagi ng ating pagkilos na kuminsan ay maaaring gawa na marami tayong ginagawa sa daigdig nito. Pero yung kalimitan inaamon kay huwag natin hayaan na ating sarili ay makontento lamang sa dati natin ginagawa. Kinakailangan mayroong improvement. Kung minsan ay sinasabi natin na katulad noong nakaraang taon, dapat ito ay ang aming pagkilos ay dapat ay mas maganda kaysa noong nakaraang taon. Para makita ko natin yung improvement. Isa ko sa mga dahilan kung bakit sumusukok Ellen Horta. Kasi bakit? Walang nakikitang pagbabago. Walang nakikitang improvement. Saan? Hindi mismo sa pagkilos natin. Sa mismong pagkakataon na kung saan nakita na huwag natin hayaan na yung ating posibilidad ng pagkilos ay hanggang dito na lamang. Hindi lang ako yung, hindi ka lang, ikaw ay halimbawa ay maging lectors. Hindi. Ngunit yung pagiging lector mo, pwede na maging lector kayo hanggang yun ang ngayon nakikita mong service. Mga pwede kang maging lectors and commentators. Pero sana ay lalo kang gumagaling sa iyong pagiging lectors and commentators. Para makita mo na ikaw ay nagiging matyaga hanggang, hindi lang hanggang sa wakas, hindi lang yung sa tagal, yung ikaw ay namubunga. Ikaw ay namubunga. At sigurado mo, kapag ikaw ay nasanay sa isang ginagawa mo, ay siguradong makikita mo yung bunga. So ito ang dalawang ito yung nais natin bigyan ng paninilay para sa araw na ito. Yung manatiling tapat at malinis ang puso. Pangalawa ay manatiling matyaga hanggang sa mabunga.
At yun ay dalawang characteristic ng tinatawag nating mabuting lupa. Ang paghahain namin ngayon si San Roberto ay ginugunita ay kalugdan unawan at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman. Ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Asiko sa inyong puso at Diyo. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nanginginig sa piling ng mga banal na ipinarahal mo sa kanilang kabutihan, ibinigay mo silang uwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan sa pamagitan ng anak mo sa Jesucristo. Kami naliligid ng mga banal na tao sa iyong mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kararangal mo.
Kaya kaysa ng mga anghel, sisiyawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na mapapagalitan, nakulong ang langit at lupa, makapagalitan mo. O sana, o sana, sa ilasan, o sana. Aming banal ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinag-iisa ang kusang loob na Panginoong, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa makuna ni Mawang kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang katipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anakin niyari namin sa iyo, ang tinapay niyang bibigay buhay at ang kalis ang ikakayo ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan at umayaw sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang nag-alam sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Benaventura, anak ka ng kapariyama. Lalahanin mo rin ang mga kapatid namin na imply na may pag-asa sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-inabati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Roberto, San Martin, at ang lahat ng mga banana na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang mawa namin ang pagpupuri sa kalangal mo. So, magigyan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangal, papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Amen. Upang tayo ay maging mga mabubuting lupa. Ama namin, sumasalamin ka, sambahin namin.
Inamin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanamigyan na kailang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol na kapayapaan iluwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga patakasan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng kami. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Magbigayan kayo ng magsilubod po ang lahat para sa panalangin kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikinalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming itulog sa makapangyarihang Diyos ang aming kahilingan.
Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong mamamagitan. Buo kababaang loob kaming nagsusumamo upang kami rin, katulad mo, ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon, nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa banghalang manggagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa buhay ng napakain si Kristo, ay paturuan mo sa gulong si Kristo upang sa pagkunita namin kay San Roberto. Kami magduto ng mga saan katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pamagitan din ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang kita. Amen. Sumayin niyo ang at sumairin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo. Taglay.